Well, ang Marilabo, in terms of culture, ang iyang epekto sa kabuhi isang tao is that it reminds us of our rich culture, no? Not only as a Negrosanon or Negrense community or even Ilonggo, but as a Filipino society. Piling ko na sa director naman, sige ba, kung hindi ko makaya. Piling niya, hindi, kaya mo na. So, ako ang nagdala, bali ako ang nagtingog, ako ang nagdala sang tingog sa drama naman sa radio. It was based on a true story of an overseas Filipino worker nga nag-ubra sa Middle East, nagbalik sa Pilipinas, and when she came back, she came home, may problema na, no, psychological problem with her that resulted to the killing. It even became a police concern. Could you imagine masuspend ang klase sa isa ka eskwelahan because young children are talking that Marilabo was there, that Marilabo is going to attack the school? Pag nakita ko na ang storyline, pag ang script, nakibot ko, siling ko, grabe galing istorya ni Marilabo. So ini Marilabo is a timely response, no, para sa aton nga to develop our culture and to help us identify of a true Negrense and Ilonggo culture. So kung ang radio drama was able to gather or earn the respect of radio listeners at that time, I know and I believe that the movie version of the story is going to be a hit. Hindi ko kayo narinig. Ano mo nang bilangan niyo? Nay, papapaalam lang po sana kami na pupunta kami sa sako. Saan yan? Malapit lang po. Please, no. Sige, no. Sige, ha. Sandali lang kayo, ha. Okay, ikas, ha? Okay. Sige, ingat kayo, ha. Sunod ka na ga! Sige! Okay. Mayroon na naman po alam natin.
Oo na. Yan lang muna, ha? Bukas? Mamamalim ka si nanay, ha? Nay, sumusukulay po kami dyan, eh. Ganyan na po yung ulam natin kagabi. Kayaan nyo. Bibili lang ipubukas si nanay. Ito na ngayon. Masarap to. Ganay, okay na. Bukas, ha? Mamamalim ka. Masarap ito, yo. Ang palakas ng katawan. Kunti lang, anak. Kunti lang. Kumain bukas. Mamamalim ka si nanay, no? Kamis ko lang kayo. Kain na kayo. Pablo, kasalig na. Ayan. Magkano isang kilo, te? 140 isang kilo, ate. Hindi, murang-mura na yun. O, ito, tingnan mo, ang ganda-ganda ng laman, oh. Ito, oh, malaman. 1/4 lang muna, te. Yan ang magagawa mo sa 1/4. Yan muna po, ulap po akong pambili, te. Tiis na, gulay. Di muna. Maria? Maria! Maria! Oh! Hindi pa ba ako natatandaan? Emily! Emily! Klase ito ng high school, naalala mo na? Oh, sasyay ka na, ha? Ikaw na ba yan? Kamusta ka na? Treat ko to para sa'yo. Salamat, ha. Sarap ng pagkain. Kain na tayo. Kumusta na? Anong trabaho mo ngayon? Yun nga. Mag-a-apply ako ng OFW. Gusto mo i-try? Kaya pala ang gara ng damit mo, ha? Sosyal ka na ngayon, ha? Naka-blondie ka na. Nagpa-reband na ako. Dati, ang simple-simple mo pa. Tignan mo naman ngayon. Alam mo, ang asawa ko, pulis. Dalawa ng anak ko ngayon. Dalawa na anak mo? Oo. Kamusta sila? Boy, girl? Boy and girl. Boy and girl? Alam mo, ang hirap ng buhay namin ngayon. Kulang talaga. Ito, ito. Gusto mo? Bigay ko sa'yo address ng recruitment agency. Baka gusto mo subukan? Ewan ko. Sana payagan talaga ako ng asawa ko. Basta... Oo, papayagan ka niya. Basta, susuyuin ko siya, napapayag talaga siyang mag-abroad ako. Ito. Sana magkasama ito tayo. Ito yung address. Kung gusto mo, puntahan mo ako. Tapos baka sabay pa tayo magtrabaho doon. O, diba? Gusto ko talagang magkasabay tayo. Para... Huwag mo akong iwan doon, oo, ha? Oo naman! Sana pumayag si Ermin. Papayag yan. Papayag hindi, yan. Ano ay, ako, hindi ko talaga kayang buhay dito sa Pilipinas. Kain ka muna. Lalim ang iniisip mo, ha? May problema ba? Wala! Sama kasi yung ulo ko, eh. Tinawagi ako ng mga kasamahan ko, tapos magpahinga raw muna ako. Ay. Sabihin mo na nga sa akin kung ano yung problema mo. Hindi ka naman ganyan pag wala kang iniisip, eh. Nagkita kasi kami kanina ni Emily. Yung best friend ko ng high school. Gusto niya kasi mag-abroad. Ah, ganun ba? Si Emily. Oh, sabihin mo sa kanya, mag-iingat ka dun. Maraming hindi magandang nangyayari dun. Isip ko lang naman. Lubog na tayo sa utang, Ermin. Gusto ko lang makatulong. Panggastos natin araw-araw. Ay, trabaho naman ako eh, di ba? Alam mo, sa mga darating araw, mag-promote na ako. Taras ang sweldo ko. Ulitin mo nga sinasabi mo, Ermin. Kailan? Tumatanda na yung mga bata? Dumadami na yung mga gastos? Hindi! Kailan kayo gagawa ng paraan? Kapag lubog na tayo sa mga utang? Ginagamit ang account ng business sa isang araw, Ermin. Eh, kaya nga nito sumikip ako sa trabaho ko. Eh, may iba namang parang kung talagang gusto mong kumita dito, eh. Basta dito ka lang. Hindi! Gusto kong mag-apply! Mag-a-apply ako, Ilmel! Tay, may nag-away po ba kayo? Bakit po? May problema po ba? Wala mga anak. May pinag-usapan lang kami ng tatay niyo. Mga anak, ito mo na kayo sa kwarto. Sige, mag-bisa na kayo. Pag-usapagay sa kayo, eh. Amin. Pasensya na. Sige, isipin ko yung mga sinasabi mo. Kasi kano, puputaan mo man ito sa desisyon ko doon.
Pasensya na rin, ha. Naintindihan ko naman, eh. Gusto ko lang, sama-sama tayo. Daan ako sakali. Nakikipag-away sa mga bata. Pero tanggol ko lang naman po si Rosalinda, eh. Tay, pinapagtanggalan po ako. Wala na po ako sa iyong bag ko, lumana po. Bakit hindi niyo po ako kaya bilhin ng bagong bag? Nay! Tay! Min, nakita mo na nangyari. Pati mga bata, naapektuhan na. Bagla naman yun, eh. Makabili naman tayo ng bago. Konting pilis na lang. Makakarawasin tayo. Hindi lang bag ang pinag-uusapan natin dito, Armin. Buong buhay natin. Kaya ka, payagan mo na ako mag-abroad ka. Nagka. Hindi nga po pwede ka. Maghintay ka munang gumawa ko ng paraan para sa pamilya natin. Payagan mo ka. Huwag naman. Ganun bagay ang desisyon mo. Huwag ka patalos-talos. Pero ka, payag ka na ka. Sige na ka. Kailangan natin ka ka. Please ka, payag ka na. Chicken lang. Pwede namin ibigay sa'yo yan. Tumabang mo na yan. Sige na. Nasa hospital ang asawa ko. Brad. Yan lang pala eh. Chicken lang. Ano nangyari? Pero ito tama yung mukha minsan, eh. Tanga! Masyado ka kasing matapil, eh.
Gusto mo kasi magpasikat eh. Hindi ganun. Pero nakita niyo yung babatay na yung horses, di ba? Ano nangyari? Nakita mo? Kayo! Kayong pamatay sa tatay ko! Wala kayong konsensya! Gusto lang naman niyang iligtas ang buhay ng nanay ko eh. Paano na kami ngayon? Wala na kami makakain! Ano na kami? Ako, alam mo ba, dapat kakasal na ako. Sa isang mayaman pa, ha? Bakit? Ano nangyari? Eh, hindi kami nagkatuluyan. Bakit nga? Basta, eh, tapos naisip ko baka hindi kaya ng ipon ko. So, abroad na lang ako ulit. Ano? Sandali lang. Ano? Pinayagan ka na ba? Yun yung surprise ako sa'yo. Pinayagan ako na asawa ko punta ng abroad. Alam naman, malaki talaga ang pangangailangan namin ngayon. Eh, gusto ko talagang mag-abroad para naman katulong ako sa pamilya ko. Ay, naku, makakatulong ka talaga. Pag nag-abroad ka, mawawala lahat ng problema mo. Oo, ha? Basta andun ka. Oo, sabay tayo sa ano ba? Huwag mo akong iwan, ha? Huwag mo iiwan, no? Nga pala, nandiyan lang yung agency. Pagkatapos mo paayos, hindi mo ko paayos. Pagkata tayo doon! Ano po? Ano ba? Huwag magkabahan. Excited ako, pero kinakamahan talaga ako. Kaya mo to, kaya mo to. Okay? Relax lang. Okay, excited ako. Paano? Ikaw nga. Ako din, Lok. Salamat. Magandang araw po. Oh, Emily. Maayos ang employee na nakuha natin para sa'yo. Alam mo na yung pataka natin doon, ha? Opo. Maraming maraming salamat po. Okay, good luck sa inyo, ha? Okay. Sige po. Sir, ito pala yung files ni Maria de la Cruz. Okay yan. Okay to. Maria de la Cruz? We found your employer. Talaga po. Itong file lang alagaan mo. Maraming salamat po. Tatanong ko mo lang sana, isa lang po ba yung employer ko, sir? Yes. Ikaw na bahala sa lahat. Pati bahay, ikaw mag-asgaso. Kaya ko po naman, sir. May itatanong ko sana ko, sir. Ah, alam ko na itatanong mo. Huwag ka mag-alala. Doon rin sa lugar na yung madidistingo si Emily. Talaga po. Maraming salamat po ulit, sir. May isang buwan ka pa para ihandaan lahat, ha? Paalala lang. Po. Alam mo na mga pataka na nandiyan sa loob lahat. Opo, sir. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po talaga, sir, ha? Thanks again. Tara, mag-celebrate tayo. Kain tayo dito. Naku, Emily. Ang mahal dyan. Wala akong pera. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Emily! 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 Tulong! Emily! Emily! Tulong! Eh, isang ginuguan at isang rice. Isang buwan na lang aalis ka na kagad. Ang bilis naman yata nun. Kailangan lang nag-apply. Imposible naman yun. Gulat din naman ako. Ganun talaga siguro. Siguro yun, naubusan na sila ng caregiver doon. At least yun eh, may trabaho na ako. Maganda pa pasahod din sa akin doon. May mga gawa lang sana akong paraan. Kaya ko talaga nga aalis ka. Nay, mamimiss ka po namin. Teka, Nay, kailangan na po ba talagang umalis?
ko din po, Nay. Namimiss po kita. Nay, huwag ka na lang umalis. Sige na, Nay. Titiisin ko na yung gulay mo. Sige na, paborito ko na po yun, eh. Nay, ako rin po, Nay. Yung gulay po, paborito ko na po kahit araw-araw. Opo. Mamimiss ko din kayo, mga anak. Ganun talaga yun. Ano ba yan? Isang buwan pa naman yun. Nag-iyakan na tayo. Kamusta, Amin? May update na ba dyan sa bagong kaso? Ah, pa, pare, yung asset nyo. Ayusin na. Ang bahala doon. Ito pa isa, si Miss Obligasyon. Ano ba naman to? Lagi nilang ganyan? Kailan naman nagkakagos to? Piste. Pati ako, nahihirapan eh. Maliit na nga sweldo. Nabukasan pa. Dito na yan eh. Pasensya na lang natin. Matatapos din ito. Pasensya na po kayo. Kailangan na kailangan lang po namin talaga. Huwag na kayo magmukmuk. Inaltas ko lang. Ibigay ko na lang. O, sige na. Pinan mo na lang doon ha. Mga anak, sa'yo o. Busog na busog na ako. O rin sa'yo. Masaya ba? Langga. Opo. Sa'yo. Dami. Pinapatabahan niyo mami niyo, ha? Day! Day, nagus ka! Anak, may ibibigay ako sa'yo, ha? Kahit natin ano ito. Ano po? Itong ibibigay ko sa'yo. Anak, suot mo sing-sing na ito, ha? Gusto ko, ingatan mo, ha? Love you, anak. Kuya! Kuya, nagsig ka! Umalik ako, sige! Tama na! Kuya, daya mo, umalik ako! Dahil sa nangyari, sa atin kasi namin ni Emily na walang ilan ang loob. Hindi ka mo yata pwede yung matras na dahil napirma mo lang ang brata. Oo nga, ga. Ayaw ko mo ito yung iwan ga. Pero kailangan ituloy ko ito. Sige ka. Doble mong pag-iingat mo, ha? Mahalamahan kita. Mahalamahan din kita, ga. Huwag na lang po kayong malis. Sana na. Oo na. Pero kailangan. Para naman sa atin ito. Ang gagawin niyo lang, Nay. Nay, pwede naman na lang po yung maghalit sa inyo, Nay. Sa airport, Nay. Sige na po. Nay, para po kahit papano. Kasama po tayo ng mas matagal na. Mga anak. May bahas na maghahapit sa akin. Siya itong bahas ng kampanya namin. Sila daw yung maghahapit sa akin. Sa airport. Makikita naman tayo ulit. I mean, mga anak natin na mga pabayaan. Masalim na. Oh no! I mean, mag-miss ko kayo. Nag-iingat kayo dito. Wala si nanay. Ikaw yung paalam sa mga anak natin, Ermin. Magpakabait ka lang sa Linda, ha? Alagaan mo si tatay. Ikaw naman, huwag kang makipag-away sa school. Ha? Huwag mabalik si nanay, promise. Pablik ako. Ermin. Maria, kamusta? Mabuti.
Alam, Maria, yung mga regulasyon sa bahay ng employer mo, para matawa naman siya at mabigyan ka ng bonus. Opo, susundin ko talaga yung nakasulat na regulasyon. Huwag kayo pong mag-alala. Alam ko na po yun lahat. Huwag po kayong mag-alala, sir. Honest na honest po ako, sir. Gagawin ko po lahat, sir, na hindi po kayo mapapaya, sir. Assalamualaikum. This is Maria de la Cruz, a caregiver from the Philippines. Hello, I've been waiting for you. Come in. Paano ba yan, Maria? Ikaw na bahala dito, ha? Salamat, ha. Mauna na ako. I'll be going, sir. Thank you. Sit down. Thank you, sir. Sir, I don't see anyone with you here, sir. Yes, I'm living here alone while my family is away and my wife died. Oh, sorry to hear that, sir. I think I don't have to introduce myself anymore. You have all my files. Yes, sir. Yes, yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. Feel at home. Excuse me. Na-miss mo ba ako? Mga bata, na-miss ko na din sila. Mabuti naman kami. Miss na miss ka na namin kagad. Basta ga, tandaan mo ga. Mahal na mahal kita ga. Alagaan mo sarili mo ga ha. At ang mga bata ga. Alagaan mo si Rosalinda at si Pablo ga ha. Huwag ka mag-alala, mag-ingat kami rito. Ingat ka rin lagi ha. Mahal kita, Ermin. Paalam na, Ermin ha. Tawag lang ako uli, Ermin. Love you ga. Hello, sorry to scare you. You are new here? Yes, I'm the new caregiver here. Ah, yes. I'm sorry, I should have introduced myself. I am Leng. My name is Maria. May I ask, are you a Filipina also? Yes. Ako din. Nakakatuwa naman na may kababayan pala ako dito.
Are you done, sir? I saw you talking to the girl lives next door a few times now. Oh, yes, sir. She's visiting her lately. She's a Filipina. Maybe that's why she's talking to you. What do you mean, sir? I saw her working there for a few years now. She's not been talking to anybody. Maybe because you came from the same country. Maybe, sir. Excuse me, sir. Ang hirap gisingin ng amo ko ngayon, Ate Ling. Malalim na kaya yung tulog niya ngayon. Buti pa siya, nakakatulog ng maayos. Eh ikaw, mukhang di ka nakakatulog ah. Ganito talaga, Ate Ling. Siguro, hindi lang sanay ako magpalayo sa pamilya ko. Matindi talaga ako ma-homesick. Ganun ba? Ang hirap siguro para sa'yo na nandito ka, no? Buti na lang po nakakausap kita. Kahit papano, may Pilipino akong nakakausap. Eh, yung pamilya niyo po, hindi niyo po ba namimiss? Sa totoo lang, wala akong anak. Kaya siguro, mag-aana rin ang loob ko sa'yo. Anak na ang turing ko sa'yo. Eh, yung asawa niyo po? Wala na siya eh. At huwag mo na rin itanong kung ano nangyari. Sorry po, Ate Ling. Pili ako ng ulam. Ma'am, dine-in po, take-out. Dine-in? Uy, kabayan, ngayon lang kita nakita. Di ka ba nakapag-day off? Oo nga, kasi yung amo ko may sakit. Hindi ako nakapag-day off. Ah. Maya pala. Makitawag ako sa pamilya ko, ha? O, sige. Pasok ka na lang dun sa loob. Ate, tawag na ako. O, sige po. Ano po sa inyo? Dine-in, take-out? Oo, dine-in. Ito sa amin. Hello? Da! Buti na patawag ka. Kumusta? Ito. Nalulungkot masyado. Nalulungkot ako dahil namimiss ko na talaga kayo dyan. O basta, huwag ka masyadong papagod ka, ha? Okay. Ingat kayo dyan. Babay na, ha? Tatawag na lang ako uli. Ingat ka, ha? Bye. Ano, masaya ka lang. Can you go to the grocery, please, and buy me these things? This is the money and this is the list. Thanks. Okay, sir. Yes, sir. I'll go. Thank you. No, please, no, no, please.
What happened to you? Are you hurt? Come with me. Where's your ID? How's the patient, nurse? Doctor, vital signs are all stable. His mental disorder. I would recommend to send her back to the Philippines. Oh, yes, doctor. Okay, nurse, I'll be going. Yes, doctor. Police station. Pwede pong makausap sa Rento Ermin de la Cruz? Opo. Sino po ito? Secretary po ni Dr. Lara Gutierrez. Nandito po yung asawa niyo. Saan po yan? Sa Provincial Hospital po. Sige po. Pare, alis mo na ako. Sige. Ma'am, Maria de la Cruz. Ah, Maria de la Cruz. Tawagan mo lang si Dr. Salamat po. Hello, Dora. Maria de la Cruz. Oh. Sige po, kailangan. Miss, ang bang room ni Dr. Lara Gutierrez? Ah, si Dr. Gutierrez po. Sandali lang, sir, ha? Hello, pala. Opo, sir, ano po pangalan nila? Ermin de la Cruz. Ito na si Mr. Ermin de la Cruz po. Salamat po. Sir, bali na sa 1205. Doon po yung daan. Okay. Thank you, miss. Okay. Ano ang nangyari sa asawa ko? Ba't siya nagkaroon? Hindi pa rin namin alam hanggang ngayon. Tumawag po sa amin ang embassy ng Saudi. Dineport po siya. Kami ang nasa'y na mag-alaga sa kanya dahil naging banta na po siya ng bansang yon. Ano ang kailangan natin gawin, Tokora? Palagay ko, oobserbahan ko muna natin siya. Salamat. Tay, nasa Pilipinas na po ba si nanay? Oo. Kaya lang, hindi ko siya pwede makita eh. Bakit po? Ang tagal ko na po siyang dinakita eh. Nagpapagaling ang nanay mo. May sakit po siya? Dr.
Arawin po natin. Pwede mo na. Mas maganda makita niyo siya kapag magaling na. Okay? Question number 5. Tapos na ba sa homework? Look, kumusta na lang ang asawa ko? Hindi pang karaniwan ang kaso niya. Wala talaga siyang maalala. I'm sorry to say, pero palagay ko, maski ikaw, hindi niya makikilala. Hindi ako pwedeng, Doktora. Ano ang pwede natin gawin? We are doing our best. But there's one more thing. Nananakit na siya. Baka pwede makiusap ka, Doktora. Mari, iwi ko lang sa bahay na namin alagaan ang pamilya ko. Kung pwede lang, miss na namin sila mga bata. Baka yun ang makapagpagamot sa kanya. Sige po. Para pikirma ko muna kayo ng labor. Salamat, Doktora. Luluto ko kayo ng masarap na pagkain, mga anak. Tuwa ko na kasama ng kaya ako. Sarap talaga ng luto niyo, Nay! Nay, sirap-sirap! Sana ganito ganun palagi! Ito talaga ang isa sa mga namimiss ko, yung masarap mong luto, ha? The best! Huwag kayong mag-alala ng mga anak. Mula ngayon, ako na naluluto ng pagkain natin. Kain kayo mga anak. Kain ka lang dahil. Hindi ko yung sinasadyahan, man. Tinakot mo na sobrang mga bata. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi
hindi ko alam anong nangyari sa akin. Hindi sila nakikinig. Hindi ko alam na. Tinutukan ko na pala sila. Armin, maniwala ka. Wala akong intensyon masama sa mga bata. Mga anak, papasok na ba kayo? Pasensya na kagabi, ha? Oo, anak. Kalimutan mo na yan, ha? Ingat ka, mga anak. Ingatan mo mga anak natin, Armin. Pagod? Sige, maglaro na lang tayo ng taguan. Ah, sige, sige. Pero ikaw pa rin kaya, ah. Ano? Ba't ako? Ako na uli! Oh, pumuesto ka na doon. Sige na. Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Pito! Walo! Siyam! Sampu! Save! Ang daya mo! Aray! Nay! Tulungan niyo po kami! Nay! Nasugalan po kami! Nay! Pablo, Nay! Tulungan po kami! Nay! Tulungan po kami! Nay! 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 Tulungan niyo po kami! Tara, dali! Tulungan mo po! Nay! 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 Nay!
naman tama. Oh, masarap yung pagkain natin nila. Nakaulam ka? Uy! Masarap! Kumain ka na ba? Ay, mga bata, pakitawag na ka. Para kasabay ko, ha? Namiss ko to, ha? Kaya mga bata, napunta mo na rito para makasabay kong kumain. Maglasin sa atang luto mo ka, ha? Special na special! Sabi ko, tawag mo yung mga bata para matikman na, sarap-sarap, ho? Oh. Kasabay mga bata! Yung mga bata, sabi ko, napunta mo na rito para makasabay kong kumain. Asa sila? Yan, ang sabi ko, yung mga bata, ano kayo nang usung-usung mo? Dito kayo din yan. Sabi ko, yung mga bata, tawagin mo eh. Gusto ko sabi kumain ito, mga bata. Ano ka ba? Tamahin ito. Pablo, Rosalita. Wala na yan! Ano ginawa mo sa mga anak ko? Kinaligtas. Di ko alam mo bakit nangyari ito sa pamilya natin. Mamimiss ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sigurado na ba kayo, babe? Dito lang kayo? Okay, babe. Dumiretso ka na. Sure na, sure kami! Okay, babe. Ingat kayo. I love you. I love you too. Eh, chuchera ka! Alam mo namang hindi mo kami ihatid! Halika na! Try, be careful!
pricey girl! Ayun na sis! Makakasakay ka na rin ng pricey girl. Ikaw na naman! Hindi mo na naman ako may hatid yan, no? Hindi nga doon po pwede. Nakakatakot doon. Bawal. May nakakatakot pa ba dyan sa mukha mo? Halika na, halika na. Sakay na. Ang ganda-ganda dito sa tama. Hindi mo kami hatid. Grabe ka. Ihatid mo kami, ha? Oh, grab ko. Nakakaloko yung tricycle na yun, ah. Bakit tayo dito binaba? Ewan ko ba dyan? Alam mo ba, ilang taon na ako nagpapahatid dyan, dito talaga ako binababa. May kinatatakutan yata yung mga driver na yan, eh. Akalain mo kahit bayaran ko ng double, triple, eh. Talagang dito nila ako binababa. So ano? Maglalakad ako, ganon? Maglalakad ka... Ay, ang ganda ng shoes mo. Hindi ka siya ang sa'yo. Ang arte mo, halika na, halika na, halika Aray! Na! Ano dyan? San dyan? Uy, tinatakot mo ako, ah. Ikaw, ah. Aray! Ano talaga ba nakatawad yan? Baka masakit ko dyan. Aray! 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 Ba't ka ba tumatakbo? Hindi totoo ang aswang, sis! Para makasiguro. Para makasiguro. Bakit? Sandali. Anong hinahanap mo? Yung sibuyas, kamatis, bawang, luya, huh? Paminta, asin! Bakit? Nagigisa ka? May gana ka pa pagkatapos na nakita natin? Wow, ha? Ano ka ba? Protection natin yun? Eh, hindi naman effective yun, no? Anong hindi effective? Sandali. Maghanap ako ng bukas na tindahan. Hawakan mo. Huwag mo dito, sis. Ano ka ba? Magpalit ka muna ng damit. Sige na. Sige. Maghanap ako ng bukas na tindahan. Bibili ako ng sibuyas, sige, kamatis, bawang, luya, paminta, asin! Sis! Sabi ko kasi nila, nakatili ako! Sino sinatakot na kanya kuya? Ano yan? Ano ka ba? Seryoso to! Seryosong seryoso! Ay nako, ilalagay natin to dito! Wow, parang yun na pero, putahan ang mga aswang niya yan! Itong luya, itong bawang, mas maraming bawang dasa! Ay, yan! Ay, okay! Mas maganda yung mga nagkakalan ng mga sinuyas! Lahat yan! Ayan! Halika na! Nako! Kailangan natin matulog! Sleeping Beauty na! Halika na, patayin na tayo dyan! Halika na! Pasok. May bangkay na natagpuan kanina. Hanapin niyo kung sino ang may gawa nito. Ah, ito yung nababalita. Yung kumakain ng lamanlog ng tao. Tama ka dyan. Sir, sasama ko dyan. Sigurado ka? Yes, sir. Come on.
Paano natin to? Ermin! Ano? Sir! Teka! Ano ba problema? Eh, pasensya na kayo. Pero bilang kapitan ng barangay nito, natungkulan ko na panatilihin ang katahimikan at kaayusan ng lugar nito. Saka isa pa, magkabago naman kayo. Ba't di pag-usapan? Ba't di natin pag-usapan? Sir, hindi na tama yung kinikilos ng Ermin N. Sir, dapat huli na namin yun eh. Pinigilan niya lang kami. Tama. Alam mo sir, dapat dyan patayin. Baka marami pang mabiktima yan eh. Talagang maraming mamamatay sir, pag hindi natin pinatayan. Eh, ikaw rin ikaw masisira. Oo sa inyo, Chief. Tanggalin niyo siya sa kaso. May siya makilap, siyempre kasawa eh. Sir. Sir. Pero tawag niyo ako. I'm sorry to say, pero labas ka na muna sa kaso. Bakit, sir? Pag ipinilit mo pa rin ang sarili mo, aasuntuhin kita. Pero, sir... That's an order! Ako si Sargento De La Cruz. Hindi lingit sa kalaman ng lahat na ikaw ang maaari kong lapitan sa mga ganitong klaseng problema. Inaasahan ko ang iyong pagdating. Alam ko, meron kayong di pangkaraniwang problema. Halika. Apo, sinadya talaga kitang puntahan dito. Ang asawa ko, kinain ang mga anak namin. At nag-iba na rin siya ng kanyang pagkatao. Kailangan matuklasan natin ang kanyang pinanggalingan para malaman natin kung bakit siya nagkaganyan. Nagkaganyan siya. Wala namang galing siya sa Middle East. Sa aking kaalaman, dalawa lang ang pwedeng pinagmulan. Una, maaaring siya mismong humiling sa kapangyarihan ng kadiliman. At pangalawa, maaaring may nagsalin sa kanya nito. Paano yun, Apo? Wala na pag-asa ang asawa ko? Sa aking karanasan, wala pa nakabalik sa ganyan. Isa lang ang pwede mong gawin. Iwasan ang mga bagay na magpapatindi ng kanyang galit at pagnanasa na makakuha ng biktima. Dahil pag nangyari ang oras na yun, pati ikaw, hindi kanya makikilala. Ang ibig kong sabihin, wala na kayong magagawang paraan para mabalik sa dati ang pagkataon ng asawa ko. Sandali. Sino ba kasing nakaisip nitong ronda-ronda na to? Kanina pa tayo ikot-nag-ikot dito eh. Wala namang Maria Labok dito eh. Pagod na ako eh. Isang ikot na lang. Makikita na natin yun. Pag di natin nakita, di uwi na tayo. Pagod na ako. Wala naman tayong nakikita. Huwin tayo. Tara. Huwin tayo. Oo. Teka, sandali.
Di ba si Maria yan? Saan? Ayan o! Saan? Ayan o! Di ba si Maria yan? Ayan o! Patay na! Ano na? Patay na yan! Saan yan? Sabi ko na eh! Sabi na kayo! Madali din natin! Wala si Maria Labo, di ba? Wala na yung aswang-aswang na yan! Wala nga aswang, sinabi ko nga sa iyo eh! Ano sa palagay mo? Kung wala si Maria Labo, pero alam ko yan si Irming Maso! Palagay ko! Di ba? Asawa niya eh! Pamilya aswang yan! Halika kami na tayo! Si Brad! Brad! Ilan po tayo? Saan ka pupunta? Uy! Saan ka? Saan ka? Ah, sige, dito ako. Sige na, oh, dito mo, lasing ka na eh. Hindi mo ako lasing. Lasing, sumisuka ka na. Kaya ko pa, ino pa tayo. Kaya ko pang minom. Brad, asan ka? Brad? Doon namin huling nakita, sa gubat na yun. Tara. Tap, dito ako. Siguro ninyo patay na! Ha! Patay na! Sige! Dali niyan! Pansamantala po muna.
una natin pinuputol ang ating usapin tungkol sa nalalapit na eleksyon upang bigyan natin ang daan ng isang napakalagang balita tungkol sa isang kakilakilabot na naganap sa bayan nila tungkol sa manoy mapaminsan ng aswang na mas kilala sa pangalang Maria Labo. Labis-labis po ang pasalamat ng ilang residente sa bayan ng Pilar sa di manoy pagkakapas lang kay Maria Labo na hinihinala ang mapaminsan ng aswang dahil sa manoy nawawalang laman loob sa bawat napipiktima nito. Watch me. Unti lang to. Unting ayos-ayos. Alam ko nang dadagdag ko sa'yo. Mm-hmm.